tanghali po sa inyong lahat na mga sulid Duterte supporter. At doon sa mga nag-request sa akin, nagawan ko ng paraan na makausap ko itong walang kwentang senador na si Antonio Trillanes, ay ipaparinig ko na po sa inyo. Dapat kagabi ko pa po ito na i-post, pero ang ginawa ko muna, binitin muna ko na muna po kayo. Dahil pagising ko po ngayon umaga, eh ang dami kong natanggap na message, through inbox message ko po sa akin personal account at doon sa Facebook page ko po, eh ang dami pong naghahantay po nung naging usapan namin ni Senator Antonio Trillanes. O nga po pala, maghanda po kayo ng inyong papel at bullpen para po makuha niyo po ang kanyang personal number. At yung kaya po kami nabigyan ng pagkakataon na makausap ni Senator Trillanes, nag-text po ako sa kanya. At ang tinext ko po sa kanya, "Good evening, Senator Trillanes. This is Bishop Ted Bacani. May I call you now?" Kung kilala niyo si Bishop Bacani, ay kapartido po yan ng liberal. Siya po yung bishop na may mga asawa, na may kaso rin po siya na sex harassment doon sa secretary niya. Sa Caloocan po yun. Yung nangyari po yun. At pinangalanan din po siya ng ating minamahal na Pangulong Duterte about doon sa asawa ni Bishop Bacani. Uulitin ko po, maghanda po kayo ng bullpen, papel, para mapakinggan niyo po ang amin naging usapan ni Senator Trillanes. Ito na po ang naging usapan namin. Pakinggan niyo pong mabuti. Hello, good evening, Bishop. Ay, yes, me, Senator. Opo, opo. Yes. Senator, kamusta na po kayo? Mabuti po, mabuti naman po. Oo, putang ina mo ka, hindi ka pa napapatay, hayop ka. Ganyan po, salamat po sa inyo. Ha? Dahil magsasantusantuhan ka, demonyo ka. Hindi sa iyo bagay. Opo. Ha? Hindi ka bagay, maging santo. Demonyo ka, di ba? Opo, ito po sa inyo. Putang ina mo rin. Puki ng ina mo rin. Hiki mo. Okay, makaready na po ba kayo doon sa mga papel nyo at bullpen? Uulitin ko po ha. Ito po yung bagong number ni Senator Trillanes. At yung dati niyang old number po, active ba po yun, ibabanggitin ko rin po. Para dalawa ng number niya ang inyong itetext at tatawagan. Maganda, globe number po pareho ito. 0917-521-1247. Iyan po ang bagong number niya. Uulitin ko po yung bagong number niya uli ha. Dahan-dahan ko po uulitin ito. 0917-521-1247. At yung una kong ikinalat na kanyang cell number mula nung time ng campaign po natin, ito po yun, active pa rin po siya. Makinig pong maigi. 0917-868-3463. I repeat, 0917-868-3463. Nakuha nyo na po ba? Kung nakuha nyo na po, alam nyo na po ang gagawin nyo. Bahala na po kayo kung paano nyo siya i-text, paano nyo rin siya ipaparinig sa kanya yung galit nyo po at ipaparating. Kaya nga po, doon sa mga basher ko, nagalit na galit sa akin dahil minumura ko daw ang liberal party, ito po ang sasabihin ko po muli sa inyo. Magpakita kayo ng inyong mga muka. Hindi yung nagiging troll kayo ng LP, pero ang gamit niyong mga muka ay puro animation, cartoons, aso, pusa, unggoy. Eh sa bagay, mga animal naman kayo sa LP, kaya dapat lang ang gamitin ninyo. Puro mga profile picture ng mga hayop. Ang tanong nga lang, totoo nga ba kayong aso? Muli, maraming salamat po doon sa lahat na nag-view ng aking video ng mga nakaraan at lalo na doon sa naging murahan na pagmumura ko kay Senator Franklin Drilon. Hindi po ako natatakot sa kahit anong bantang kaso. At kahit na po doon sa mga detret na pinadala sa akin ng mga taga-liberal party, hindi rin po ako takot
Maraming salamat, mga kasulid DDS. And in my own humble way, I will spend thousands of dollars not to vote for you. We will campaign hard for Duterte because we want real change. The real change, not the daang matuwad change. Good morning. Time check, 10:15 in the morning, April 29th, Pacific time. I would just like to make a comment regarding the accusation of the mutineer Senator Trillanes against the wealth of Mayor Digong Duterte. As you remember, 2 months ago, Duterte and Cayetano signed a waiver or they waived their rights against bank secrecy law, meaning they allowed themselves to be scrutinized by central bank to open their bank accounts. Okay? Do you think Mayor Duterte, being a lawyer and a brilliant prosecutor for 10 years, will allow himself to be burned by his own cooking oil if he opens his bank account to be scrutinized by the central bank? He's not that stupid, man. I tell you. Do you think the guy having, as he allegedly, as he accused, $211 million at the bank in 2.5 billion money in the bank will just wear ordinary shirt, ordinary pants, ordinary shoes? Huh? Trillanes, you against the people of Davao City who can vouch the integrity of Mayor Duterte. Let me count away. Before you were a senator, katong nagsigi pa kag kudita, dagka na kay kagsakyanan, mga vans, mga auto. Question, where did you get the money? Wa man kay negosyo. Pila ra may sildo nimo? Ha? Huh? When you were elected as a senator, you were in jail. However, among the senators, you were the biggest spender of PDAF. Dog, where did you bring the money? Where did you allocate your funds? Huh? Ikatulo. Are you that incompetent? Huh? Having 60 consultants as a senator, including your driver and your sibling, you pay them between 60,000 to 100,000 a month? Huh? Only incompetent people will hire 60 consultants. At most, you will need 3 or 5 maybe, but 60? Man, shoot me to the moon. Where is your brain? I thought you are cum laude. You need those 60 consultants to advise you in crafting laws? Huh? Bright man ka, ang kinahanglan kag 60 consultants, di pa ka kurakot. Huh? One thing, convicted mutineer Trillanes, di pa kabogo, wala unta ka ni Lancer o Vice President. Ha? Kaya aron di mo makita na imong malis in having that accusation against Duterte. Sakitan na ikag mabasted ka sa ni Hangyu ka nga, himuon kang VP niya. Kadawata ka, you are in it. Okay? I tell you are a crusading crook. Ngayon, di naman lang nimo ipa-appeal og lifestyle check imong kaugalingon. Kung imong i-check si Duterte, i-check tanan. Don't be selective. Okay? Don't be selective. Okay? I tell you, I am irate right now. And in my own humble way, I will spend thousands of dollars not to vote for you, to junk the Magdalo, which are your cohorts. And rest assured, we will campaign hard for Duterte because we want real change. The real change, not the daang matuwad change. The real change you're in. There is leadership with political will. There is fairness to everybody. And there is leadership by example. And that is Duterte. He proved that in Davao City. He can prove that to the whole nation. He is not a man of words. He is not into rhetorics. He is an action man. Ikaw. Ha?
may laki man ka. Sus, PMA-er ka, senador ka, muram kang chismoso. Before you made the accusation, put that in oath, put that into writing so you will have accountability. Okay? Anong hadlok man ka? That means chismis rang imuha. Bulay og kang dako.